Magandang hapon mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa East Bank Road, Barangay Santa Lucia, kung saan ay dito nakita natin itong team ng Action Line, Demolition Team, na mayroon nga silang ginigibang bahay. Ito yung pagkakalang ko dito, siyam na bahay, itong ginigiba dito, at mayroon yung project, ang DPWH. Dito sa lugar na ito ng pagkakalam ko rin ay gagawin itong pumping station, ano, para dun sa baha, ano. At ayan ay yung mga nakatira nga dito ay siyam na pamilya. So itong tinitirhan ng siyam na pamilya na ito ay ginigiba sa kasalukuyan, pero bago giniba itong bahay nila na ito at bago sila pinaalis dito ay ginawa muna sila ng gobyerno ng lungsod ng Pasig na pansamantalang malilipatan dito lang din sa lugar nitong East Bank Road, Barangay Santa Lucia na ito. At yun yung mga nakatira dito ay ando na sa kasalukuyan. So ngayon makikita natin itong mga nandito na Action Line na demolition team na sila nang nagigiba nito, no? Ito ay nakausap ko kanina ang isa sa mga nakatira nga dito at kausapin natin, ano, at balikan natin, nandito siya, nakakwentuhan natin. So mga kaibigan, ito pa rin yun na parte nung ilang bahay nga na hindi nagigiba, ano, at andito pa rin yun na may-ari, pero nabigyan na rin sila ng pansamantalang matitirhan doon sa bandang East Bank Road din, no? So ito si ate, kausapin natin, no? Ate, kamusta yun ang pagpapali sa inyo dito? Meron po ba kayong mga kahilingan o ano po ba? Paano yun na maikukwento mo sa akin? Okay naman po, yung tanggap naman po namin na yung pag-alis dito. Ang amin lang po eh, mabigyan na po kami ng relocation sana sa Tanay, na may diretsyo na kami sa Tanay, at saka mabigyan po kami ng tulong pinansyal. Kamusta naman yun na tinitirahan nyo doon? Na maayos naman po, maayos naman po yung binigay na tirahan. Kahit papano po, masasabi namin maganda naman kahit papano. Kamusta naman po yung tubig? Yung tubig po, yung aming sariling kontador po, inilipat po namin doon. Tsaka yung tubig din po namin, yun po yung gagamitin namin doon. Sa kuryente? Yung sarili po namin kontador na inalis dito sa bahay namin, yun din po yung aming gagamitin. Ate, ilan taon na po ba kayong mga nakatira dito? Ako po eh, ano, since 1992 pa po. Estimate, mga ilan taon? Mga 30 years na po. 30 years na. Apo. Ilan pamilya kayo dito sa bahay nito? Dito po eh, halos mga 8 pamilya po kami dito eh. Mm-hmm. Hindi, dito sa mismo nga, ikaw ang isa sa mga owners. Apo, apo. Oo. Sa nabanggit mo kanina sa akin, meron ka pang mga anak na kasama dito? Opo, mga 3 po sila. Sila ba yan nabigyan din ng pansamantalang matitirahan? Wala po, wala. Sino yun ang nabigyan ng mga pansamantalang matitirahan? Yung ano lang po. Yung bago giniba ito? Yung mga owner lang po. Mga owner. Paano yung mga anak mo? Asan sila ngayon? Nakitira lang po muna pansamantala. Nakikitira. Opo. Ngayon. So, okay lang ba sa inyo itong ganitong nangyari sa bahay nyo, pamilya nyo, or ano ba ito? Wala po tayong magagawa kasi proyekto po ito ng gobyerno eh. May sarili bang titulo itong mga lupa? Wala po. Rights na po ito. Pag-aari po ito ng gobyerno. Mm-hmm. So isa na lang panawagan natin. Baka may panawagan ka sa gobyerno natin. Sana po matulungan kami ni Mayor Bico na may relocate na sa Tanay. At saka matulungan po kami ng financial. Opo, yun na naman po ang ano namin kay Mayor. Na mabigyan ka, matulungan kami ng financial. Okay, sige, maraming. Salamat din po. Okay, ano po ba pangalan niya, ma'am? Cherry po. Ayan, si Ma'am Cherry nga, ang isa sa mga residente o naninirahan nga dito, no? Mismo nga dito sa bahay na ito, makikita natin, ay hindi pa naman na nag-iiba ng husto itong tinitirahan niya. Ay, andito pa rin siya. Pero meron na rin naman siyang relocation. No, yung pansamantala lang yung relocation dito rin sa lugar nitong East Bank Road, Barangay Santa Lucia. So ito nga yun na talaga makikita natin ngayon dito, no, mga kaibigan. Ito naman ay para sa lahat itong project ng DPWH na ito, dahil ito nga ay gagawin na pumping station para kung magkaroon ng mga pagbaha dito sa lugar na ito ay talagang hindi konti lang o walang maapektuhan, dahil pagkakaalam ko nga
Dito no, sa banda rito ay makita natin diyan mayroon diyan mga gusali pa no yan. Sa likod niyan ay bumabahang araw. Ito 'yun na isa sa magandang project na ng government natin. Ang lang talaga ay natamaan ang Asyam na pamilya na o naapektuhan nitong gagawin project ng DPWH dito. Ilang araw na rin, no? Isang linggo ng mahigit, ginigiba itong bahay dito. At tinatrabaho nga ng Action Line Department Demolition Team. At yun, mga nakatira nga dito, inuulit ko, no, mga kaibigan, ay naigawa muna ng pansamantalang matitirahan dito rin sa East Bank Road, Barangay Santa Lucia, na kung saan nga ay meron naman palang tubig din at kuryente silang mga nagagamit. Bagkus lang ay medyo maliit, lalo na kung apat na pamilya ang nakatira doon sa isang bahay. So yun nga ang kahilingan ng isang ginang dito ay sana yun mga anak niya na may mga pamilya rin ay mabigyan din ng pabahay sa Tanay Rizal. So ang pagkakaalam ko kasi sabi sa akin kanina ay yun lang owner o may-ari ng bahay ang mabibigyan. Okay. So tingnan natin ang ginagawa nga nila dito, no. Dito sa bandang taas ay mayroon pa rin dito, no, panik tayo dito. Ay po. So ito na, no? Medyo mataas pa rin to eh. Panik tayo. Okay. So ito ay tingin ko ay tatlong palapag na itong bahay na ginigiba dito. Ayan, ito meron din dito mga ayan, itong makita nyo, itong pinaka bubong ng bahay na ito ay bakal talaga yon, mga nakalagay, at ngayon ay inuumpisa ka ng gibain ng mga Action Line Division. So ito yung mga kaibigan natin na mga Action Line Division na sila nga nagtatrabaho dito, no. Isang linggo na sila mahigit na nagigiba dito dahil medyo mahirap din gibain ito dahil nga mga konkreto. Yan. Sige, punta ako dyan sa banda dyan, ha. So tanawin naman natin mula dito sa itaas. Ito, itang kita yung mga bahay dito. Yan. Okay. Talagang isang maganda, mga kaibigan, dito ay talagang para sa lahat yun ang naisip ng gobyerno dahil magkakaroon nga ng pumping station dito kung sakaling magkabaha dito sa lugar na ito. Ayan. At ayan lang ang ito, yun na floodway, ano, dyan papunta yung tubig kung sakaling nga magawa yun na ano natin, yun na pumping station dito. Ayan. So mga kaibigan, at ayun, may mga may nagbigay ng star, ano, may nagsend ng star dito, si Roderick Ray Dado, maraming salamat. At nagsend ka ng star, malaking tulong yan dito sa channel natin ng Pasig News Update. Sayang talaga yun na bahay, ano, sabi nga ni Lucia Elis Caballero, sayang yung bahay, pinaganda, pero hindi pala sarili yung lupa. Oo, tama. Yun ang naging na pagkakamali ng mga naninirahan dito dahil pinaganda nila yun na bahay nila, pinataas ng hanggang tatlong palapag, kumpreto pa, pero hindi nila sarili yung lupa. Ang kaya ang kahilingan nga nung mga may-ari nito, no, mga tumira dito ay mabigyan sila ng talagang relocation site kahit sa Tanay Rizal. So, andito nga tayo ngayon sa kahabaan nitong East Bank Road. Doon sa mga nagsesend ng mga stars, kaya maraming salamat sa inyo lahat, ano. Ayan. So, ito naman ay willing naman na talagang pumayag yung mga may-ari nitong bahay na ito, na gibayin yung bahay nila dahil talagang aminado naman sila na hindi sa kanila ang lupa. Yun nga lang ay yung panawagan nila sa mga sa gobyerno ay
talagang mapabilis yung relocation sites nila kahit sa Tanay, at mabigyan sila ng financial assistance. Mga trabado din yan. Mga ngalakal. And then, nakita rin tayo rito ng mga ito, mag-aama no, na andito sa lugar sa area. Meron dito isang pamilya pala to na nangangalakal pala na humukuha rin ng mga ilang mga bakal na maliliit. Ayan. Ito, malaking trabaho to. Sir, mga estimate mo, mga ganong katagal ka trabaho itong ano na to, itong pag-giba? Monday hanggang Miyerkules siguro. Hanggang Miyerkules. So, mga dalawang linggo. Ayan, mga dalawang linggo. Ayan nga, ano, mga kaibigan, at itong mga pag-iba nga dito ng siyam na bahay na konkreto nga, ano? Ayan, mga dalawang linggo gigibayin ito. So, pero malaki na rin itong nag-iba nila sa loob ng isang linggo mahigit. Ito na, yung mga nag-iba nila. So, bababa na tayo at baka mabagsak pa tayo dito itong mga binabaklas nila, mga bakal mula dyan sa taas, ano? Okay, maraming salamat sa inyo. Ayan, okay. So, baba muna tayo, ano? Okay. Dito naman tayo sa baba, kukuha ng video para makita natin pa yung kabuuan. Ayan, no? So, tatlong palapag itong bahay, ano? Dahil mayroon pa itong silong. Okay. So, ito, nadaan tayo dito. Okay. Yan, so talagang ito ang isa sa nakakahinayang dito sa mga bahay na nakatayo dito, dahil konkreto talaga eh. Konkreto. Kaya lang talagang napilitan na rin silang umalis dahil binabawi na nga ng gobyerno. Yan. So ang kagandahan, talagang hindi rin pinabayaan ng city government ng lungsod ng Pasig, dahil na bago nga gibain itong mga bahay na ito ay pinatayuan muna sila ng pansamantala nilang matitirahan dito rin sa kahabaan ng East Bank Road. So, siguro sa susunod na video natin ay puntahan naman natin yun kung saan nga sila ng mga nakatira. Ayan ang area na mula dito sa ibaba. Ito nga nasa bandang harapan natin, ayan nag-iba na nga. At kanina ay nandun tayo sa itaas ng bahay na yan. Ayan doon. O, malaki rin ang talagang napentuhan dito at asyam na pamilya nga. So ayan mga kaibigan, ang nakita natin dito ng mga kaganapan ngayon. At hanggang dito na lang muna itong live video natin. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa Pasig News Update, lalong-lalo na sa mga nagsesend ng stars kay Roderick Ray Dado. Maraming salamat.